Magandang araw mga kamaharlikan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen of the Jack, Elizabeth III. Magandang umaga po. Continue po tayo part 2 sa interview natin kay Raja Muhammad Gamar Pamela at Abu Rajab Sharifah Sultan Pamarpi Nagdug Kapar. Napakaganda yung ating interview kanina sa part 1 kasi talagang very excited ang apo para ilantad ang katotohanan, para ibigay na hindi lang siya nag-iisa. Yung gabay niya, which is Tungku Abdurrahman Putra Alhaj, the original kiram na siya yung gumawa ng ating Quran Nur Karim, no, from predecessor of Law 101 si Saiful Rizal, at mula pa sa pinakalolo sila Sheikh Abdul Qadir Jailani, sila lolo Baginda Ali Abdurrajak, lahat po yan. Kaya binibigyan ko ng part 2 ang ating mahal na hari para at least maislabas niya na, na mawala na yung kanyang hinanakit, dahil talagang naranasan niya humiga sa sahig during the kidnapping, na talagang ginawa din ni Alnas na mahuli kami during COVID. Si Raja lang ang napuruhan, kasi ako hindi talaga nila ako mapuruhan, dahil alam nila kung paano ako lumaban dahil sa aking dalawang anak na engkantado. Maraming salamat, world, sa pagtangkilit sa aking mga broadcast. At ngayon talagang this is a one-on-one interview sa mahal na hari ng Southeast Asia, ng Royal Imperial Lupusug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo, at ng ating kaharian sa Limoria. Welcome again, mahal na hari. Bumalik tayo sa 1945 during the World War II. After the World War II in 1945, Tungku Abdurrahman Putra Alhaj. Why it is called Tungku Abdurrahman Putra Alhaj? Siapa ibninya, siapa ibnunya? The real Tungku Abdurrahman Putra Alhaj, 16th Sultan Husin Kamaluddin, ibnu 12th Sultan Muhammad Ali. Nag-disappear siya in 1945. Nag-appear siya in 1946. Pumunta siya sa Hague na nag-establish siya ng ICG and United Nations on the same year, 1946. Hague, Netherlands. Yeah, Netherlands. With the 54 nations. United Nations International Court of Justice was established by Tungku Abdurrahman Putra Alhaj in the Hague, Netherlands. And that is the Commonwealth. That is right. Go. After the establishment of the United Nations and the International Court of Justice on the same year, they proceed to Manila. Manila. When they proceed to Manila, they appointed the third president of the Commonwealth as appointed president of the Philippine Republic in 1946, and they give independence on June 3rd, 1946, together with the Queen of England, with the support of the Queen of England. That's why he was the one, siya ang nagbigay ng independence ng 12 June 1946. Dahil to protect the Sabah in Sarawak. Okay. So, pinaprotektahan ang Sabah in Sarawak under the jurisdiction of the Philippine government. Dahil dito, gusto to take over
the Taiwan and Indonesia, the Triple S, Singapore, Sabah, Sarawak. Yan. Kaya nga, noon panahon ni Tungku, we were always misunderstanding with the President Sukarno dahil diyan sa tatlong state na yan. Tungku is very wise, you know. Pag-establish niya ng Philippines, bumalik siya. Pumunta siya sa Malaya, Siminandung, Malaya. Ha? Nag-propose na siya how to made an independence of Siminandung, Malaya. Dahil dito, by July 16, nakatakda yan. July 16, 1946. That the British North Borneo will be pulled out. So that's why Tungku, they take an advance to protect the Sabah and Sarawak through the government of the Philippines. Protect. Because they don't want to lose the Sabah and Sarawak in Singapore. That's why Tungku is wise enough, since there is already protection of the Sabah, Sarawak, Singapore, they go to Kuala Lumpur, and then when reach the Kuala Lumpur, Siminandung, Malaya, Hussein Onn endorsed the AMNO in 1946. That is called S-46, Samangat ang 46. This AMNO is the founder of the 32 states was created by AMNO in 1300 AD by Saruk Abu Bakar bin Abdurrahman, known as Zainal Abidin Iskandar Zulkarnain as Raja Baginda. So, it will not succeed, wala nagtagumpay dahil si Tungku nawala ang Malayo sa Pilipinas. Malay lost in the Philippines, become Filipino. Dahil dito, nagbigay sa kanya ng dokumento ng AMNO, inayos niya. Tungku is organizing the three component party. United Malay National Organization, AMNO, with the backbone of Barisan Nasional, Timbangan, and they also give another party, which is the MCA, Malaysian Chinese Association, and also to the Indian MIC, Malaysian Indian Congress. So they made a coalition and formed a mission to have an independence by 31st August 1953 in Malacca. Dahil ang Malacca, siya ang nag-rule ng buong mundo through the Lupasug Empire. Which was loaned to Malacañang. Known to Malacañang. It was only handled by Malacañang, Malacañang de Pertuan Agong, the first Malacañang de Pertuan Agong seated in Malacañang as Raja Sulaiman. Kaya nakikialam ang Malacañang sa Malaysia. Raja Sulaiman is a god of fire, Raja Kayan. Raja Kayan, the origin of Raja Sulaiman. Dia orang halus. Dia orang halus. Dia pergi Sarawak to marry the princess of Samtubong of Sarawak. Jin Islamajin. So the condition with the parents of Islamajin in Samtubong, Princess Samtubong, to make a bridge, gold bridge from Sarawak to Samtubong. In 1 week accomplished by Raja Sulaiman. By the God of Fire, Raja Kayan. When Sharif Ali Barakat visited Sarawak to bring the religion, which is the Tiang Ilmo, which is the Hagchin Ilmo in Sulu, Tiang Ilmo in Malaysia, Brunei, and then with condition with the God of Fire, but God of Fire said, Sharif Ali Barakat, anong intention mo pumusit ka dito sa Sarawak? Sabi niya, magdala ako ng true religion. Oh, true religion. Sabi niya, with condition, kung matalo mo ako, if I lose to fight with you,
I convert to your religion. No? I convert. So, natalo si Radjakayan. Pagtalo niya noon panahon na 101. Ha? 101. 101, 6 o'clock in the morning, si Radjakayan at saka si Princess Tatubong, dalawa lang sila, pumunta na sila sa Brunei. Pagpunta nila sa Brunei, yun na nag-convert na sila to join the religion of Islam. Yun na pinangalan siya Raja Sulaiman, yung pag-upo niya na doon sa Malacanang. Siya ang pinatayo. Ngayon, sino may-ari pala ng Malacanang? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, the owner of the Malacanang. Kaya walang may makatagal dyan dahil minumulto talaga sila ng lolo. Before, the one, the administrator through the kingdom of Malacanang is Raja Sulaiman. Buong Luzon, Visayas, in Mindanao, under the control of Raja Sulaiman. Kaya nga maraming nagkiklaim, mahal na hari. Pero hindi nila namalayan na pumwesto si Raja Sulaiman sa ligwasan Mars. Mahirap mag-claim nang hindi mo malaman ang source of origin. Kasi kailangan natin, as a real one, we know the historical account. Historical account. Kailangan natin sino ang pinanggalingan mo. Pero galing dito sa akin, kami lang, lineage ko lang ang pwede maggamit ng ibno. Ibang-ibang royal family cannot get this ibno. Only ibni. Only from my lineage can get ibno. Because the ibno is the source of religion. Okay, mahal na hari. Ibno. So that means that is the lineage from Prophet Muhammad? Yeah, that is from Prophet Muhammad. Okay. Now, marami kasi ang nagtataka na bakit tayo ay hindi lamang nagko-concentrate sa Islam. Kasi, di ba talagang pag sinabi mong Islam, radical, ISIS, lahat ito, mamamatay tao. So yan ang naging resulta na binabaliktad natin ang kanilang pag-intindi na akala nila ang Islam ay mamamatay tao. Islam is a peace-loving people. Ito, maganda itong yung tanong nito, my beloved queen. Ang tanong dito, tinakda ang apat na Bible na yan. Nakatakda yan. Ha? Bible of Hindu, Bible of Buddhist, Bible of Christian, Bible of Islam, Muslim. Ang Islam is united. Ang tayo tinatawag na Islam, paano natin malaman tayo Islam? Dahil gumagawa tayo ng 5 times a day. Ito lang, Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, you have to pray 1 day, 5 times a day, you are called Islam. Tradition. Pero, kung hindi mo magawa yan, we are considered as Muslim. Kasi dito ipaliwanag natin. Kaya nga, nawala, na-disappeared ang Dariya Sultan of Sulu. Jainal Abidin Iskandar Jorkanay, noon to know, Saidina Mahasari Maulana Abu Bakar Saripul Hasim in 1450. Ha? Dahil dito ang labanan, blood is to blood, blood is thicker than water, magkakapatid, magpipinsan, lahat ito, uncle, nephew, magpatayan dahil dito sa trono. Nawala siya sa 1480, pumunta siya sa Vatican. This is a very, very good to unite all the religion. Pagpunta niya sa Vatican in 1480, they met the Pope John Paul I, his best friend. The real Sultan of Sulu, whole his best friend is the Pope. Pope the First and Pope the Second. So when they met the Pope the First, they create a one religion that is the Roman Catholic under the Statue of Cross. Because before, the sign of cross is plus. That is for Bible. North, east, south, west. Plus. So they made it long down, become cross. Yung cross na yan, wala po tao yan. Ang nilagay ang tao, that is negative. Ang positive cross, walang tao. Walang nilagay yan si Jesus Christ.
wala. The real one. So the meaning, naggawa sila for 300 years, nag-lease. Ang Sultan of Sulu is the founder of trading. Galing sa kanya ang trading, hindi galing sa China. He is a good of trader because they don't want to fight. They don't want to lose the mankind. They don't want to fight among mankind to mankind. Country to country. Ayaw niya po yan. Siya, maganda siya mag-trade, mag-lease. Kaya binigyan niya ang Spain to protect the 300 years, the sovereignty ng buong mundo for 300 years. Ang statue niya, cross. Ang letter T na yan, that is 7 days. Letter T ha, 7 days. Ang pahaba na yan, one royal family. One royal family. Ang Sunday, wife. Ang Saturday, husband. Ang Monday, son. Ang Tuesday, daughter. Ang Wednesday, son-in-law. Ang Friday, ang Thursday, daughter-in-law. Ang Friday, generation to generation, granddaughter and grandson. That is the true meaning of cross. Oh? Noong matapos na, before mag-ended ang 300 years that Spain protect all the sovereignty of the Southeast Asia, nag-charter the son of Pulalon Senior, because Pulalon Senior is Jamalul Alam. The son was thrown in 1857. Yun Jamalul Alam, the junior Pulalon. Naglisya for 100 years, date of 1878. Yun na. Nag-trade siya sa Overbeck and Alfred Den. Was signed in Likop Adam by Puti on January 22, 1878 to 1978 years. Doon na nakaupo, nakatayo ang queen, ang trono ng Queen Elizabeth I. Dahil sa England, maniwala kayo hindi, tatlong king, three king and two queen. Three king and two queen. Walang iba-iba queen nakatayo, king nakatayo, queen nakatayo, lima lang. Three king, two queen. Ha? Dahil, lease. Kaya ang unang king tumayo, Sir King George Sport. Ha? Sino ba siya? Kung talaga ka ay totoo. Who is the King George Sport? Ha? Sino siya? Siya ay si Jamalul Kiram. Ha? Title lang, Sir King George Sport is a title, but the real one, the aka is Jamalul Kiram. Who is Jamalul Kiram? Well, I don't want to give you the name. And the Sir King George Pip, ito na, Jamalul Alam, Sharif Pulalon. Brother to Sir King George VI. This Sir King George VI, ini, yang mama dia orang putih, British woman. Ang tatay niya, itulah si Panglima Kabubuan, the father of Muhammad Sali. Pag-anak, dinala niya ang British sa Sanguda Buayahan. Pag-anak niya, doon sila sa isang isla. Pinangalan niya na ang Sanguda Buayahan. Diregistro niya in 1958, yun is the Dianggas. The Dianggas, doon pinanganak si Queen Elizabeth II, and his brother Diosdado Macapagal. Okay. Mahal na hari, napakaganda ng iyong pahayag, yung explanation ng buong mundo na ang decision maker para sa mga kaharian ay ang mga direct lineage natin na mga lolo from Sharipul Hashim, mula pa kay Sheikh Abdul Qadir Jailani, kay Pulalon, na inaangkin nitong mga claimants. Now, ito ngayon, kaya nga tinitingnan ko, kaya nga sabi ko, yung mga bulag na bubulagin ko pa ng husto, dito nilang makita na nagigigil na rin tayo. Dahil bigla silang susulpot, gagamitin yung ating testamento, ang kasalanan ng Malacanang. Tinotolerate ang mga packager, tinotolerate
kumbaga, diyan natin makita ngayon kung paano maparusahan dahil sila ang nagpatagal at sila yung gumawa ng harang. So ngayon, since 2010 tayo nagmisyon, mahal na hari, na-declare kita kasama ang Radyo Sulaiman na yun ang sinasabi mo kanina, the power inside Malacanang. So hindi sila, kundi yung power ng lolo na nagmula pa sa Malacca, nagmula pa sa Saudi Arabia, sa Taif, na dugo ni Lolo Adam to Prophet Muhammad, kay Ama Ali, lahat ito nakikita na. So, dineclared ikaw in 2010, October 10, 2010, kaya nga ginawa nating code ng 10-10-10. So, by that, nakita mismo ng ating mga kasama na dumating si Jamalul Kiram II, si Pa Sahibul Gari Abdurrajak ng Maimbong Sulu, at si Sahibul Ray Permancha ng Brunei. Hindi siya namatay in 1946. Pinatay lang siya in testament para makagawa ng paraan na ma-establishar ang kaharian ng Brunei. Kasi nandoon siya, namatay siya in old age sa Brunei. Kaya nga, ang kaharian napunta kay Omar Ali Saifuddin dahil sa kapatid niya na asawa si Omar Ali Saifuddin III. So therefore, upon your installation declaration, meron ng ruling ang United Nations. Hindi rin binigay sa atin. Ang law of succession, pinapakita lang dahil sa from 33rd kay Ama Ali, 32nd si yung isang sultan, 21 si Pa Sahibul, nandiyan iyan sa law of succession. Pero wala silang magawa. Kaya nga mismo ang kapatid mo kinuha ang pangalan mo kasi ikaw yung nakalinya eh. Noong 2005 nakalagay na yan, nilagay na nila. So napakatindi ng kasalanan ng mga packagers, lalo na si BTA, no, si chairman, lalo na mga obispado na nagdala sa Vatican, lalo na ang packager ng Malacanang. Kasi 2011, 'di ba, pinasabog tayo dapat doon sa gym ng Kabakan. Maalala mo yon? Can you still recall all of those? 2011. Okay. Di ba nagtaka ang mga tao, ang mga politika? Hindi sumabog ang grenade. Yun. Tatlong ang grenade nilagay doon. Yes. Because pinatutuhanan ko na ikaw ang totoong sultan at kasama natin si Ama Pandala. Si Ama Pandala, kaya nga naging solid ang iyong appointment as the sultan dahil ang nagbigay sa akin ng patunay ay mismo si Angel Gabriel na siya yung nagdala ng papeles natin, nakita natin sa platito, nilagay ko ang sulat kay Queen of England, kay King Abdullah ng Saudi Arabia at kay Obama. Kaya alam ni Obama dahil dinala mismo ng anghel. 2014. Kaya nga, diyan mo makita yung intervention ng Divino Gobyerno dito sa ating ginagawa. Ngayon, gusto kong ibalik sa iyo at ikaw ang magpatunay ang kahalagahan ng 476 pages book na kinuha at ginamit ng OPAP dito sa claim ng Bangsamoro. Yan, unang-una yan, autonomous region for Muslim Mindanao, that is ARM. Ang una-una yan. Ang buong ARM, ang buong katawan ng ARM ay si Dr. Mahader. Ang brain ng BARM, si Peter Ramos. Ang right hand ng BARM is Obama. The left hand of BARM is Noynoy. So, Mahader is stand on the faction group. Oh, the faction group to go against the government. It was Dr. Mahader program. That's why Dr. Mahader, I am now in Malaysia. Before you die, you must recognize and inform sa Muara Ayat, Malaysia, yang ikaw ay basala. Kau sala, basal. Sabab, kana pakoso kong abang saya, bukan saya, nama saya, ito yang masalah niya. Sekarang,
Misti bagitau cucu sudah ada di sini, bukan saya rampas takhta agung. Saya cuma cucu sahaja. Permintaan saya sama kerajaan Malaysia sekarang, sama sembilan raja-raja, sebab yang mau keluar bukan lagi lelaki. Itulah aku, ambil saja bebas agama sama commanding in chief of NATO. Itu saja aku mau. Kalau kamu tidak lagi wujud dan tidak lagi support, sokong semua ini Mapilindo adalah mutual Mapilindo. Kita sekarang Malaysia, Filipina, Indonesia dan 76 negara ada utang kepada Balhak. Ada utang. Kau percaya sama tidak? Sebab kamu tutup ini hal Mapilindo. Ang Mapilindo, ayan ang Sululan registered, Sulari Island. That is G7. G7. Mapilindo. Volume 1-A, Pentagon Pile. Nandiyan sa Pentagon, Book of World Record. Volume 1-B, Buckingham. Ayan ang code ko, Buckingham. Yan ang G5, Government Pile. Kasi pinahiram ang Kingdom of Lupaso to protect by the England. Kaya nga, in England, Commonwealth country na sila. Hindi sila makadeclare ng Commonwealth government. Only the Lupaso can declare the Commonwealth government. Kaya nga, pina-endorse kay Queen of England by the Sultan Jamal Kiram II, Lupaso government, England government, Germany government, France government, Italy government, the code is Buckingham. Ano ba yung meaning ng, wang ibig sabihin ng Buckingham? Yan ang nakatakda. May rear code. Borneo Utara Crown King, Hussein Ali Muhammad Gamal Mamay Hassan Abdurrazzaq. Okay, explain it further na maraming nag-a-attempt kunin yung ating mga patunay yung sa archives. Maraming namamatay na inutusan nino? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, gusto niya makuha ang kalahati ng sulat na doon sa secretum ng Buckingham. How many Indian, almost 200 Indian was died. Once they opened the door, the last one were alarmed. First, second, they can open. The third, the last is alarmed. So, gantong. Yan ang mga sikreto ng lolo. Yan. Dahil ang secret file na yan, ang secret room na yan, kahit si Chas, ang sabi niya kay Queen Mama, gusto niya umupo ng king. Ang sabi ni Queen, ang tatay mo ay Prince Philip. Ako ay queen, babae. Paano ka tatayo as king? Prince Philip, if the king, Pink Philip is king, you are the successor. You force me, you become a king. Go to the prayers room. Punta ka diyan. Gamitin mo yung dress ng lolo mo, Sir King George VI. Ay, matakot. Matakot. Hindi pumunta. Ako lang ang pwede kasi nakatakda ang pangalan. Paano yun nung pumunta si Alnas? Anong sinabi ni Queen Mama? Si Alnas, dinala siya sa kurtan. Saka siya pro ka rin. Ang sabi ni Alnas, dalahin mo dito si Mama, hindi ikaw. Si Mama ang gusto ko. Kasi mayroon akong tatlong sikreto kikitain ni Queen. Ano, wala na ang Queen. Hindi ko yan masabi na sa inyo. Ha? Ngayon, ha? Kalau Indonesia, kerajaan. Kerajaan kita Malaysia. Kerajaan Brunei, Singapore. Singapore pull out from Malaysia in 1965. Mayroon surat sumpa akuan. There is surat akuan sumpa affidavit of Lee Kuan Yew. I saw it in the
Museum, Royal Museum of Singapore. I go with the Queen. I read it, the affidavit. Anong sinabi na sa affidavit? Singapore is still part of Malaysia. Ah, yung naka-archive, ha? So now, as the grandson, Singapore was poured out through the advisor of Sultan Jamaluddin II, which is Amirul Umrah. Origin from Tuli-Tuli, Indonesia as Bantilan, in Sulu become Amirul Umrah and the advisor of the Sultan of Sulu, that binigyan siya regalo ni Lee Kuan Yew, the sister of Lee Kuan Yew, the beautiful Singaporean, yun na si Pangyan Jamila. Pagbigay, ayun ng may anak isa, yun na si Julas B. Chua. Julas B. is the only son from the sister of Lee Kuan Yew. Nung pinaupo na si Julas B. Chua ni Marcos, kasi may karapatan ang presidente magpaupo for 50 years, appointed sultan, political sultan. Sinong president, prime minister, pwede magpaupo dahil diyan sa 50 years. 50 years binigay ng anak ni Muhammad Salih, Paduka Muhammad Salih of Borneo. Yan na si Raja Anang Adyasan Pasang. Kasi si Mat Salih, ang totoong pangalan niya, Dato Pasang, ang alias niya, yung aka niya, 36 alias name sa buong mundo. Nagbigay si Jamalul Alam Adyasan Pasang ng 50 kataon, 5 August 1963, sa Department of Foreign Affairs in Manila, Philippines. For 50 years, pwede na mag-election ang Mindanao, Malaysia, Philippines, Indonesia, and other country, pattern the America. Amerika ang sumasunod, kasi ang Amerika dalawang party lang, party, Democrat and Republican. Before the American flag, ang circle ng star round, di ba? Round. The circle of America is round. So, when Abraham Lincoln was elected and mandated by the people of America as the black president of America in 1776. They will remove the circle and put it straight. That is, he defined that true democracy. They will put in line government of the people, by the people, for the people, and to the people. Ayun ang ibig sabihin. Okay. Mahal na hari, na appreciate ko ang pagbigay mo ng emphasis sa Amerika, which yan din talaga, the first country that has been given independence by the grandfather. No? Ang lolo pa rin natin ang nagbibigay ng mga otoridad sa bawat nasyon. So kung ang bawat nasyon, ang lolo din, ang nagbigay ng otoridad, mismo ang government nila. Diba, na-mention mo na sila din ang gumagawa ng political party. Sa Malaysia, UMNO, at yung isa na ano. So, dalawa palagi, that is the balancing. Ngayon, sa Pilipinas, ang Nationalista Party at ang Liberal Party, sila din yan ang gumagawa. So, therefore, kung ang lolo ang nagbigay ng patunay na sila din ang gumagalaw sa bawat nasyon, sila rin ang sa bangko. Kasi ang backup ng mga bangko ay galing pa rin sa atin. So therefore, ngayon sa Year of Accountability, kaya nga lumabas ang United Nations. Kasi nagkaroon ng konspirasiya sa bawat United Nations member dahil pinugaran ng claimants, which is the cabal. Yon, ang ating ginagawa ngayon is to reverse everything, recover everything, para mapatunayan na yun na yung pagkuha muli ng kayamanan. So, dito gusto ko na malaman ng bawat nasyon na yung pinahiram sa kanila, isusuli na nila sa World Bank Sovereign Philippines International na nandiyan na sa Pilipinas.
ang United Nations na binigyan ng otoridad as political, no, na paggamit, pag-ayos sa ngalan ng soberenya ay itinago sa royal family. Now, we the royal family of the new generation, tayo ang aayos. Tayo ngayon ang nag-aayos ng sovereign power and authority as handed by the grandfathers. Meron tayong patunay. Si Lulu Pasang, the Emperor of China, kaya nga ngayon dito nakikita ko, bukas mahal na hari, birthday ng lolo mo, birthday din ng lola, kasi twin, si Princess Nazaria o Basilan, si City Mariam, kung ano yung pangalan ko, si Makiling, yung mga encanted names na iisa ngayon na nandito sa akin. Anong masabi mo ngayon doon kasi nakatakda ang July 3? Sa ngayon, wala na silang magawa kasi nag-ended na lahat ang Mapilindo. No? Dahil ang ended ng Mapilindo, 2013. Ang grace period, 2018. Dahil dito, mayroon title binigay ng United Nations that 50 years was coded in the Philippines as Maria. In Malaysia, binigay ng United Nations coded as Abdurrahman. Maria for 5 President. That is recorded. Marcos Arroyo, Ramos Estrada, Marcos Aquino, Ramos Estrada Arroyo. Nag-end na po yan kay Arroyo. Wala ng authority si Noynoy, si Duterte, at ngayon si Bongbong, they are critical already because last Maria is Arroyo. Dito sa Malaysia, Abdurrahman, 5 Perdana Menteri kita, 5 Prime Minister nakatakda. That is recorded in the United Nations. 1 Abdurrahman, 1 Abdurrajak, 2 Hussein On, 3 Mahathir Muhammad, and 4 Abdullah and 5 Najib. Naglaro si Najib at saka si Arroyo, ginawa nila si Arnas bin Abdul Ghaffar sa pangalan ko, my own identity, both Philippine name and Malaysian name. Huh? Therefore, we have executed the sovereign warrant of arrest, yeah, which has been given to the United Nations, na yan yung ginagawa ngayon. So what can you, yeah, say about that? Dito, kailangan, we have to honor the 50 years dahil si Tungko is the wise man. Ginawa niya ang Rule 36 dahil namatay ang anak niya, Pinuisyon. Dahil ang Rule 36 na, that is the rule, the law of the human right. Kita sinipanggil hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Mampartahankan negara dan rakyat. Tapi siapa yang bersala, pamimpin-pamimpin kita. Saya, sebetulnya, cucu negara Malaysia. Cucu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had, mempertahankan hak-hak rakyat dan kedudukan negara. Tak akan lagi kita sokong ini, kita punya kerajaan. Ha? Yang betul major agency. Ha? Polis di Raja Malaysia, government. Immigration government, pendaftaran government. Lahat ng 4-5 agencies, they are the government. Kasi, Malakili, Malaka is still the depender of UMNO. Kung wala na Malaka, wala na ang Malayo. Believe me or not, percaya tama tidak. Malaka is the one who saved the Malay. Not to be erased in this world. Taakan Malayo hilang di dunia. Cuma yang bersala, pamimpin. Bukan ada salah pati. Apa kata Dr. Mahathir? We are ordinary Malaysian citizen. Itulah kita ada banyak utang. Sebab kita manusia biasa. Salah. Kalau bukan UMNO, we are the sovereign Malaysian citizen. Yang hilang MIC sama MCE. Kasi the three component is the one who give independent to Malaysia.
Terima kasih banyak-banyak Raja Gamar bin Abdul Ghaffar. Kita urusan selesai. Kaya huwag ka nang mag-alala. Natapos na natin iyan. So, napakaganda ang part 1, part 2 na binigay mo. At iyan ang pa-birthday mo sa amin ni Ama Ali. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, ang libro is ang Bible on the implementation of the divine justice. Pasensyahan. Una, dahil sa sovereign warrant of arrest sa kay Alnas bin Abdul Ghaffar kasama yung mga top officials na na-involve na na-mention mo sa iyong pananalita. Pangalawa, lahat ng kahoots, lahat ng kaalyado. Kaya, winawarningan natin lahat na nagsasalita dahil diyan nababantayan kayo. Hindi na ako ang titingnan ninyo, kundi ang nagbabantay at ang naglilista. Maraming maraming salamat at pinaunlakan mo, mahal na hari, itong special interview of the day from Lupasog Empire. This is Queen Helen Abdurrejack, Elizabeth III. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Masalam!